Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, nagawang maisa ni Minami si Sakuragi na talaga namang ikinainis ng sobra ni Sakuragi. Ngunit, hindi papayag si Sakuragi na hindi makabawi sa ginawa sa kanya ni Minami. Kaya naman, nangako ito sa kanyang sarili na ipapahiya niya si Minami sa mga mananood. At dito na nagtatapos ang Chapter 42 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 43 ng International League. Binigyan nga ni Minami ng malaking respeto itong si Sakuragi nang ibinigay nito ang kanyang buong galing upang ipakita lamang sa ating bida na magkalayo sila ng antas at hindi sila magkasing galing. Habang itong si Sakuragi naman ay sobrang naiinis dahil nga sa parang ginagawa lamang siyang bata nitong si Minami. Kaya naman, ipinangako ni Sakuragi sa kanyang sarili na hindi matatapos ang laban na ito hanggat hindi siya nakakabawi dito kay Minami. Sa kabilang banda naman, itong si Minami ay biglang napatingin kay Sakuragi at napabulong ito sa kanyang sarili. Pasensya ka na, Sakuragi, pero ang pagbigay ko ng aking buong lakas sa larong ito ay isang pagpapakita lamang ng malaking respeto para sa'yo. Pero hindi porket na ibinigay ko ang aking buong galing sa laban na ito, ang ibig sabihin na nun ay minamaliit ko ang iyong galing. Kaya ko ibinuhos ang aking buong galing sa laban na ito ay para ipakita sa'yo na hindi ka dapat nila minamaliit dahil meron kang talento na talaga namang nakakamangha at hindi pwedeng baliwalain. Ngayon, Sakuragi, nakuha mo na ang aking respeto, pero gaya nga na aking sinabi sa'yo na kapag nagawa mong malagpasan ang ipinakita ko sa'yong laro ngayon, siguradong walang duda na magagawa mong makipagsabayan sa International League at maaaring makatapak pa kayo sa semifinals. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Mga kasama, humanda kayo dahil sa posisyon na ito, kukunin na natin ang kalamaan sa kanila. Ngayon, maging alerto na kayo at mag-focus sa ating bola. Yan ang sigaw ni Maki habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sendo. Maki, sa tingin mo ba makukuha niyo ang kalamaan sa amin ng ganun lang? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil walang madali ang puntos na magaganap para sa inyo. Yan ang sabi ni Sendo. Huwag ka muna magsalita ng tapos, Sendo. Baka nakakalimutan mong mga all-star ang inyong kalaban. Kaya naman, huwag mo kaming maliitin na hindi namin magagawang makapuntos laban sa depensa ninyo. Ngayon, humanda ka na dahil ipapakita ko sa iyo ang malaking pagkakaiba nating dalawa. Yan ang sabi ni Maki, sabay sinimulan na ang pag-dribble ng bola. Habang itong si Sendo naman ay seryosong nakatitig lamang kay Maki. Nung bigla nitong sinundot kay Maki ang bola, huli ka! Sabi ko sa iyo, Maki, walang madali ang puntos na magaganap para sa inyo eh. Ngayon, siguradong akin na ang bolang yan. Yan ang sigaw ni Sendo, nang biglang nagulat si Sendo ng sobra. Dahil sa biglang idrinibol patalikod ni Maki ang bola papunta sa kanyang kanang kamay. Ano? Isang pandilin lang na dribble lang pala ang kanyang ginawa. Patay na! Kumagat ako sa dribbling niya. Naku po! Siguradong makakalshoot siya sa depensa ko. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Ano na, Sendo? Nahuli mo ba ako? Sabi ko naman sa'yo eh. Ipapakita ko sa'yo ang malaking pagkakaiba ng ating galing. Kaparehas ka din ni Sakuragi. Ipinipilit ninyo na mas magaling kayo kaysa sa amin. Pero halata naman na malaki ang pagkakaiba natin. Ngayon, humanda na kayo. Dahil sa posisyon na ito, sisiguraduhin namin na makakagawa kami ng puntos. Yan ang sabi ni Maki. Sabay dribble ng bola at tuluyan ang nakalusot sa depensa ni Sendo. Ngunit, bigla namang napahinto itong si Maki. Dahil sa biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Rukawa. San ka pupunta, Maki? Akala mo ba magpapatuloy ang swerte mo? Porkit nakalusot ka kay Sendo, akala mo makakagawa ka na ng puntos niyan. Pwes, diyan ka nagkakamali. Tandaan mo, lima ang iyong kalaban. Kaya naman, hindi ka makakagawa ng madali ang puntos sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa, sabay dinepensa ng mahigpit itong si Maki.
habang itong si Maki naman ay biglang umiti na nakakaloko sa mismong harapan ni Rukawa. Sa tingin mo ba, Rukawa, natanggal na ang swerte ko? At sa tingin mo din ba, hindi ko alam na lima ang aking kalaban? Pwes, diyan ka din nagkakamali. Dahil simula pa lang nang hinawakan ko ang bolang ito, alam ko na nung mangyayari ang ganitong senaryo. Kaya naman, bago mo pa lang ako bantayan, nakaisip na ako ng plano kung paano makakalusot ang bolang ito sa'yo. Ngayon, Rukawa, ako naman ang magtatanong sa'yo. Sa tingin mo ba, magagawa mo kaming mapigilan o mag-isa lamang? Yan naman ang sabi ni Maki. Sabay nolukpos ng bola papunta kay Minami. At ang hawak na ni Minami ang bola, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang tres. Ngunit, bigla namang sumulpot sa kanyang harapan itong si Kogore. Hindi ka makakapuntos, Minami! Dahil gagawin ko ang lahat para mapigilan ka lamang! Yan ang sigaw ni Kogore. Habang itong si Minami naman ay biglang drinapas ang bola papunta kay Minoru. At itong si Minoru naman ay agad na umatake sa depensa ng Shouko. Habang itong si Masashi at Mikyu naman ay sobrang solid ang ginagawang backsout dito kay Akagi at Sakuragi. Kaya naman, itong si Minoru ay nalibre na sa ilalim ng basket. At agad na tumalon at gumawa ng isang easy layup na pumasok naman sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng All-Star. Ayun o! Nice one team All-Star! Napakaganda ng ginawa niyo play! At ikaw, Maki! Ang angas ng ginawa mong paglusot sa depensa ni Sendo! At isang no-lupas naman para sa depensa naman ni Rukawa! At ikaw naman, Minami! Ang ganda din ang ginawa mong drapas kay Minoru! At ikaw, Minoru! Ang lupit na ng ginawa mong layup! Talaga namang hindi ka sumasablay! Napakaangas mo talaga gumawa ng puntos! At kayo naman, Masashi at Mikyo! Kayo talaga ang nakakahanga dito! Ang inyong depensa sa loob ng basket ay talaga namang hindi matutumbasan! Napakalakas niyo talaga, magkapatid! Hindi kayo kinayan itong si Akagi at itong may pula ang buhok! Sige, Team All-Star! Talunin niyo ang Shouko Team! Ngayon, nasa atin na naman ang takbo ng laban na ito! Kaya naman, ipagpatuloy niyo na yan! Huwag niyo silang ahayaan na makuha pa ulit ang kalamangan sa inyo! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng All-Star Team. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Sendo papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong nagtaas ng kamay sabay sumigaw, "Team! Tayo ang pupunta sa posisyon na ito! Huwag nating hayaan na sila na naman ang magpatakbo ng laban na ito! Tandaan nyo! Hindi tayo pwedeng matalo dito! Sapagkat nanonood sa atin si Mr. Smith! Kaya naman, gawin natin ang lahat upang maipanalo lamang ang laban na ito! At may taas ang kalamangan bago matapos ang unang bahagi! Ngayon, humanda na kayo, Team! Dahil sisimulan na natin ang pag-atake!" Yan ang sabi ni Sendo. Habang sa ilalim ng basket naman, itong si Minami ay agad na tinatao itong si Sakuragi. At talaga namang hinaharas niya ito ng gusto. Habang itong si Coach Domoto naman ay napansin din ang ginagawa ni Minami na laro. "Itong may number 4 ng Toyotama. Talaga namang hinaharas niya ng gusto itong si Sakuragi. At tila ba meron siyang gustong patunayan dito. Niminsan, hindi ko nakita na naging ganyang ka-agresibo ang lalaking yan. Napakahusay ng kanyang ipinapakita ngayon. Talaga namang nati-check niya ang bawat galaw nitong si Sakuragi. Sige, number 4, pahirapan mo ng gusto yung si Sakuragi. Dahil yan lang naman ang magpapahirap sa ating kupunan. Kaya naman, ngayon pa lang ibuhos mo ng iyong buong galing dito. At talunin mo na agad yung si Sakuragi. Para pagdating sa second half, hindi na tayo mahihirapan masyado. Dahil siguradong mapapagod na yung si Sakuragi." Yan ang sabi ni Coach Domoto. Nang biglang nagsalita itong si Kishimoto. "Tama ka nga, Coach. Yan si Minami. Isang manlalaro na napakahusay din. At talaga namang kakaiba din ang kanyang talento. Simula nang natalo siya ng 2 beses sa kupunan ng Shouko, ipinangako na nito sa kanyang sarili na magbabago na siya, na maglalaro na ito ng maayos at ipapakita niya na ang kanyang tunay na galing. Ilalabas niya na ang natatago niyang husay sa paglalaro ng basketball kapag nakaharap niya na ulit sila Sakuragi at Rukawa. At ngayon, na nagkaroon ng isang practice game na katulad nito, talaga namang nasabik si Minami ng huso nung marinig nito na ang Shouko ang makakalaban natin sa practice game. Dahil sa may papakita na din ito kila Sakuragi at Rukawa, ang kanyang malaking improvement sa paglalaro ng basketball at makakabawi na din siya sa dalawang ito. Kaya naman, Coach, panoorin mo mabuti ang si Minami. Dahil maraming galaw na ipapakita ngayon yan, mga galaw na hindi niya ginagawa dati. Pero sa totoo lang, Coach, kung hindi dahil kila Sakuragi at Rukawa, siguradong hindi yan magbabago si Minami at magiging katulad pa din siya ng dati na isang manlalaro na tinatawag na ace killer. Pero ngayon, hindi na siya ganon.
dahil sa sobrang respeto niya sa kupunan ng show ko, lalong-lalo na dito kay Sakuragi at Rukawa. Kaya naman, ipinangako nito sa kanyang sarili na tatanggalin niya na ang bansag sa kanya na ace killer at babaguhin na nito ang kanyang maduming laro. Yan ang sabi ni Kishimoto. Sa kabilang banda naman, itong si Sakuragi ay biglang sumigaw ng malakas. Sendo, ipasa mo sa akin ang bola, dali! Gigibain ko lang ang depensa ng payatot na ito! Mukhang sinusubukan niya talaga ako! Dali na, Sendo! Ipasa mo na ang bola sa akin! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang itong si Sendo naman ay nagdadalawang isip na ipasa ang bola papunta dito. Ngunit, dahil sa kakulitan ni Sakuragi, hindi niya na ito natiis. Kaya naman, ipinasa niya din agad ang bola papunta dito sa ating bidang henyo. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Minami. Kaya naman, sa pagkakataon na ito, Minami vs. Sakuragi ang ganap ngayon. At dito na nagtatapos ang Chapter 43 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo na isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ad.